Hey guys! Welcome back to my channel. Ayan, I am Isko Villanueva and for today's video, ayan, ituturo ko naman po kung paano i-charge yung ating smartwatch. Ayan, so let's do this guys in 3, 2, and 1. Let's go! Ayan, so first of all po, yung charger po na pwede natin gamitin sa atin pong smartwatch is any USB type po na adapter. Ayan, USB type lang po na adapter. So, ayan, USB type lang po na adapter. For sure, meron po nito lahat. Yung adapter po na ginagamit natin sa ating mga phone, ayan, pwedeng-pwede po yan. Basta USB type po siya na adapter. Ayan, USB type lang po siya na adapter. And pakinggan nyo po itong mabuti before po natin siya itry. So ayan, pakinggan nyo pong mabuti kung ano, kung ilang voltage lang po yung pwede natin gamitin sa ating smartwatch. Ayan, pakinggan nyo po itong mabuti dahil napakahalaga po nito para hindi po tayo maka-encounter ng kahit na anong issues. So yung voltage lang na pwede sa ating smartwatch ay, wait lang po ah, i-ano lang natin, i-focus natin. Ayan, so sa output po, tignan nyo po yung output natin. So ang pwede lang po na output natin is 5 voltage and 1A po. Ayan, so yung output lang po na pwede na charger sa ating smartwatch ay 5 voltage lang po. Tingnan nyo po yung output, 5 voltage and 1A. Ayan, 1A po, 5V and 1A lang po yung pwede. So kung 5A, 2A siya, hindi na po siya pwede. Ayan, baka maka-encounter na po tayo ng issues. Kaya ang pwede lang po is 5V, 1A. Ayan lang po yung hahanapin yung charger para po sa ating smartwatch. Ayan, so 5B 1A po. Ayan, so pag 5B 2A or 5B 3A or iba pang A, hindi po pwede. So 1A lang po siya, 5B 1A lang po. Ayan, so yun lang po yung pwede nating gamitin sa ating smartwatch para hindi po tayo maka-encounter ng kahit na anong issues po. Ayan, so once again, ang atin pong charger is USB type lang po. Ayan, yung mga adapter po natin sa ating mga phone, ayan, pwedeng-pwede po, basta USB type po siya. Ayan, for sure meron po nito lahat, 'di ba? Ayan, USB type lang po siya na adapter para po sa ating smartwatch. Ayan, USB type po. At once again po, wag niyo pong kalimutan para hindi po kayo maka-encounter talaga ng kahit na anong issues. Ang hahanapin lang po natin ay sa output 5 voltage and 1A. Ayan. Once again, 5V 1A po. Ayan, sa output po. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Napaka-importante po yan. So, ngayon naman po, ituturo ko kung paano siya i-charge na actual. Ayan. So, since low bat na tayo, pwede na po natin siyang i-charge. So, para ma-charge po natin siya, ang kailangan lang po natin gawin is, hanapin po natin yung, tanggalin po muna natin yung ating wristband. So, try natin siya tanggalin. So, since natatanggal naman siya, ayan. Tapos, dito sa taas, pwede rin natin tanggalin, ayan. Tapos, hanapin lang po natin yung part na meron pong ganito, ayan. Yung may dalawang metal. Metal ba tawag dyan? Basta yan, yung part po na may dalawang ganyan po siya, ayan. Yan po yung hahanapin natin na part. May part, yung meron pong metal, ayan lang po yung hahanapin natin. And then, yung isa, normally po, nasa taas po siya, ayan. Di ba, kapag nakikita niyo po yung display, nasa taas po siya normally. Pero baka sa iba, nasa baba. So, hanapin lang po natin siya, ayan. So, since nakita na po natin sa taas, pwede po natin ibalik yung nasa baba. Ayan, balik na lang po natin. Or kahit isa lang po yung tanggalin natin. And then, kapag nakita na po natin yan, ipasak lang, kunin na po natin yung USB type na adapter. And then, ipasak lang po natin sa ilalim niya. So, sa ilalim lang po ng ating USB, papasak po natin dyan. Ayan, ito po yung ating smartwatch. So, pasak po natin sa ilalim. So, pasak lang po natin. Ayan, kapag napasak na po natin, pwede na po natin siyang isaksak sa ating plug. Ayan, so, pakita po natin kung paano siya isaksak sa plug. Pakita natin. So, isaksak lang po natin siya. Ayan. And then, ganito po yung lalabas. Kapag po nasaksak na po natin siya, ayan. So, ganyan po yung itsura niya kapag nag-charge na, ayan. Then, wait lang po natin siyang ma-full charge. At kapag na-full charge na po siya, pwede na po natin siyang tanggalin, ayan. So, ganyan lang po siya i-charge. And ganito po ulit yung kanyang itsura, ayan, para makita niyo po ng maayos, ayan.
ganun lang po kadali kung paano i-charge yung ating smartwatch. And also, gumawa rin po ako ng tutorial or guide kung paano po natin palitan yung ating wallpaper. Ayan, so para makita nyo po or para masundan nyo or para mapanood nyo po kung paano palitan yung ating wallpaper. So, pwede po siya palitan ng yun dito sa... Wait lang po. Ayan, pwede po siyang palitan ng kahit na anong wallpaper. Mapa-arts man tulad nito or mapa-image or pictures, pwedeng-pwede po siya palitan. So, para mapanood nyo po kung paano siya palitan, i-click nyo lang po yung link natin sa ating description sa baba. Ayan. So, hanapin nyo lang po yung how to change wallpaper of smartwatch. And then, i-click nyo po yung link, yung color blue po, i-click nyo po yun. And also, meron din po tayong tutorial kung paano po siya i-connect sa ating phone. Ayan. So, para mapanood nyo rin po yun, punta lang po kayo sa ating description at hanapin nyo po yung how to connect smartwatch to phone. Ayan. And then, i-click nyo po ulit yung color blue. Ayan yung link niya po. I-click nyo po yun. And also, yung mga features niya po, meron din po tayong ginawang video for that. So, ang kailangan lang po gawin is ulit, ganun lang din po. Pumunta lang po kayo sa ating description at i-click nyo lang po yung color blue yung link niya po. Ayan. So, yun po. So, para makapag-order po kayo guys, punta lang po kayo sa YouTube and then search nyo lang po yung pangalan ko, Isko Villanueva. Ayan. So, ISKOVILLANUEVA. Ayan. And then, enter nyo lang po. Then, click nyo po yung sa taas. Then, punta po kayo doon sa ating smartwatch. Ayan. So, sa description po punta kayo and then click nyo po yung click here, yung color blue na yun. And then, wait nyo lang po mapunta siya sa browser or kung hindi man, okay lang po. Pero pag napunta sa browser, kapag napunta siya, wait nyo lang po and then kapag lumabas po yung yan, i-click nyo lang po yung open app, ayan yung sa taas, and then allow this page to TikTok, click okay nyo lang po yun. And then, kapag nasa TikTok app na po kayo, wait nyo lang po lumabas yung video natin. Ayan, kapag lumabas na po, click nyo po yung D20, yung yellow basket. Ayan, and then click buy now po. Click nyo po yung buy now, yung color red. Ayan. And then kapag naklik nyo na yan, pili po kayo ng color, black, white, pink, or silver. And then black, white, pink, or silver. And then kung ilang piraso, sa baba yung quantity. Ayan. Plus or minus. Then kapag okay na, click confirm nyo po. Ayan. So, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ayan, para updated po kayo sa ating mga product reviews, sa ating mga tutorials tulad po nito. Ayan. So, once again, thank you so much for watching and kapungka.